Hello everyone! Welcome back to my vlog! So for this vlog, I will share to you kung ano yung mga kailangan dalhin sa ospital pag tayo mga anak. Yeah, so ano nga ba yung mga documents na kailangan natin dala pag mga anak tayo? Yung documents na kailangan natin dalhin sa ospital. So, prior to your panganganak, dapat na i-file mo na siya or na-ayos mo na siya para pagdating sa hospital, ipapakita mo na lang or kailanganin, nasa isang folder na siya. Bahala na yung magbabantay sa'yo or si hubby na kumuha doon sa folder. Basta ma-compile mo na siya para lang ready na and any moment na manganak ka, eh, on the go lang yung mga files and documents mo na yun. So, ano nga ba yun? Itong sasabihin ko pala ng mga documents, ito lang yung mga dinala ko na kinailangan sa hospital na pinagpaanakan ko. So, yung iba kasi marami rin mga kailangan pa. So, alamin nyo yung listahan nila. So, ito lang yung iba sa mga documents na mahalaga. So, first na kailangan mong dalhin is yung admission order from your OB/GYN. So, usually, mabibigay yan si doktora ng parang reseta or parang form na nakalagay doon na kailangan mo nang i-admit sa hospital na to because it's either na tawa dito, baka schedule for CS ka na or mga nganak na ganyan. So yun, yung admission order written by your OB, yun yung isasubmit mo at papakita mo sa ER. And then, usually kasi kapag ganun, alam na nung sa ER kung anong gagawin. May mga instruction na rin si doktora doon sa hospital. Hanapin na lang siguro yung files mo doon. But as per my OB kasi, on-call kasi siya doon sa hospital na yun. Kilala na siya doon. So, ang ginagawa niya, yun, may reseta lang siya binigay sa akin na schedule for CS today, ganyan. Ang oras, nakalagay doon yung oras. Tapos, nakalagay siyempre yung pangalan niya ng OB. Tapos, nakalagay dun yung anesthesiologist and pedia. Tapos, ang ginagawa ng nurse dun, nag-a-attend, is tatawagan lang si doktora. Tapos, si doktora, dun na siya magbibigay ng mga instructions kung anong gagawin, ganyan. So, malapit na lang naman yung bahay ni doktora dun sa ospital. Kaya, ang ginagawa niya, ganun. Tinatawag niya muna bago siya, siguro nasa daan na siya or what. So, yun. Binibigyan niya ng instructions yung mga nurses kung anong kailangan gawin sa akin muna. And then, next is ito. Mahalaga ito ngayon na dalhin mo. Yung swab test mo. So, I got my swab test for free. So, isashare ko rin sa inyo kung paano ko nakakuha ng swab test for free. So, don't forget to subscribe para ma-notify kayo pag in-upload ko na yung video na yon. So, yun. So, swab test, ipapasa mo rin yun to show na negative ka sa COVID. And then, for your hubby naman or for someone na magbabantay sa iyo sa hospital, kailangan naman niya ng rapid test. Hindi to document, pero yun pa rin pala. Isa pala yung sa kailangan ngayon, yung rapid test. Yung ibang hospital, kailangan din ng swab test ng magbabantay sa iyo or ng mister mo. Sino magbabantay sa iyo? Ganyan. Pero sa hospital namin, rapid test will do para kay hubby. So, yun. Tapos, PhilHealth ID. Yung MDR mo ng PhilHealth. Tsaka yung, kung pwede, yung resibo dalhin mo na rin. Kasi ako, ang dinala ko lang is resibo. Kasi, itong time na to na pandemic, hindi talaga advisable, lalo pregnant, na pumunta doon sa PhilHealth office pa, na ma-expose ka pa sa ibang tao, di ba? So, tinanong ko naman to dun sa hospital mismo at saka sa PhilHealth kung need ko pa talaga magkuha ng MDR sa office nila. Sabi naman is, sa panahon ngayon, pwede nang hindi. Basta dala ko lang yung resibo na nagbayad ako. Mag-check naman daw nun ng hospital. So, ang dala ko lang is yung resibo na nabayad talaga ako for 1 year and also yung PhilHealth ID ko para ma-check nila yung aking identity. So, another thing na kailangan dalhin sa hospital is yung mga ID, mga government ID mo, ganyan. Hihingi yun minsan ng mga nurse. Kumari, for birth certificate ni baby, kailangan nila yun. Or para i-check nila yung mga spelling, gano'n. Kasi ako, hiningan ako ng, ano ba, hiningi sa akin. Parang postal yata yung binigay ko. Tapos, kailangan din magdala ng marriage certificate. Marriage certificate ninyo
Kasi i-attach yun dun sa birth certificate ni baby. Nakatunayan na ikaw ang magulang, kayo ang magulang, ganyan. May mga ganon. Tapos, birth certificate yun yung dalawa, may times na hinihingi yun, may times na hindi. So, depende sa hospital. So, you need to check din with your hospitals kung ano yung mga documents na kailangan yung dalhin para ready rin kayo. Tapos, ano pa ba? More or less, yun lang naman talaga yung kailangan na documents. Sa iba, may mga narinig pa ako na mga, kunwari, employed ka, may bibigay pa yung office, ganyan, about sa SS, ganyan. Kasi ako ay self-employed. So, ito lang yung dinala ko for the admission sa hospital. So, that's it for this vlog. So, I hope this helped you. And sana ko nakatulong to isa sa iyo. Sana ko nakatulong ito sa iyo. I don't forget to subscribe or hit the notification button para lagi updated sa aking mga videos. So, until our next vlog. Bye!